Ang prime ni Kobe Bryant ang isa sa mga pinakinatakutang atleta noon sa liga. Galing na mismo sa bibig ng NBA stars na nangangatog ang tuhod nila kapag alam nilang haharapin nila si Black Mamba. Dahil kung angas lang naman kasi ang usapan, hindi magpapahuli ang kanyang pangalan at tinumbasan niya ang kanyang angas at yabang ng mga swabing galaw na hindi natin malilimutan. Isa si Bryant sa mga pinaka-confident na manlalaro sa liga. Kumpiyansang hindi mababasag kahit na nga akmang batuhin mo ng bola ang mukha niya. At dyan tayo humanga lahat kay Black Mamba. Kasama ang kanyang killer mentality, matinik na footwork at nakakalunang atletisismo, yan ang dahilan bakit siya ang inidolo ng ating mga idolo. He was an 18-time NBA All-Star, League MVP at 5 beses pang nag-uwi ng kampyonato. Pero bukod sa mga accolades at numero, ang iniwan niyang legacy at marka sa liga ang mas importanteng parte ng kanyang kwento. Dahil si Bryant ang inspirasyon ng maraming atleta ngayon sa mundo. Kaya kung katulad niyo akong sa kanya'y minsang humanga at umidolo, samahan niyo akong balikan ng kanyang storya mula umpisa hanggang dulo. Ito ang kwento ni Black Mamba. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Napili si Kobe bilang 13th pick ng 1996 NBA Draft. Chosen by the Hornets noon, kagad siyang tinrade papuntang Lakers sa parehong gabing iyon. At umpisa pa lang ng kanyang karera, mataas na kagad ang naging ekspektasyon sa kanya. Pero madali lang naman yung binasag ni Black Mamba. Dahil sa rookie year pa lamang niya, naging parte na siya ng slam dunk contest at inuwi pa ang corona. Sa edad na 18 taong gulang noon, siya ang hanggang ngayon pinakabatang slam dunk champion. Pero hindi naman puro panalo ang umpisa niya sa liga. Dahil sa unang taon ng kanyang karera, puro kasawian sa playoffs ang naranasan niya. At ang memorable nga lang na parte ng kanyang storya, ay nang makaharap niya ang idolo niyang si MJ na kanya ring napahanga. Noong 1998 nang magtapat sila, bumilib si Jordan at parang nakita muli niya ang batang version niya. At si Kobe lang ata ang noong hindi na star siya kay MJ at sa halip tinapatan pa ang angas niya. Pero sa unang 3 taon niya sa liga, tanging 13.7 points at 3.2 rebounds per game lang ang kanyang naitala. At nagbago lang ang tono ng kanyang storya nang umeksena na ang bagong coach ng kanilang prangkisa. 1999 pumuesto si Phil Jackson bilang bagong coach ng kanilang sistema. At dito na unleash ang totoong kalibre ng duo ni Shaq at Black Mamba. Kaya kinatakutan noon ang kombinasyon nilang dalawa. Si Shaq ang taya sa painted area habang si Kobe naman ang naghari sa mid-range at 3-point area. At nag-average si Kobe noon ng 22.5 points, 6.3 rebounds at 5 assists kada laro. At tinapos ang taon na 67 games ang kanilang naipanalo. Si Shaq ang tinanghal na MVP habang All-NBA second team at defensive first team naman si Kobe. Pero kung elimination round ay naging madali para sa kanila, sa postseason mas nasukat ang kalibre ng kanilang prangkisa. Sa game 7 ng finals laban sa Portland, tambak pa ng 15 ang Lakers sa huling quarter ng kanilang bakbakan. Kaya inakala ng lahat na yun na ang katapusan ng kanilang championship run. Hanggang sa kumambyo sila Shaq at Kobe at gumawa ng comeback na matagal noong pinag-usapan. Offense and defense, malaking parte ang ginampanan ni Kobe sa kanilang comeback. Pero wala nang mas lalaki pa sa crossover niyang ito kay Scottie Pippen at alley-oop kay Shaq na noong game ceiling play na nagdala sa kanila sa NBA Finals. At sa sharing ito kontra Pacers, nasaksihan natin ang tatag ng isang Kobe Bryant. Sa game 2 ng finals na yon, sadyang in-extend ni J-Rose ang kanyang paa sa landing spot ni Kobe. Kaya na-injure si Bryant at namis ang buong game 3. Pero ang hindi alam nila Rose tungkol sa kanya ay ibang klase halimaw ang ginalit nila. Kaya game 4 nakabalik agad si Black Mamba at nilampaso ang buong prangkisa ng Indiana. And after just 6 games ng kanilang giyera, nakuha na niya ang kanyang unang kampiyonato ng kanyang karera. Pero sa halip na magpahinga, mas kumayod pa si Bryant para mas mag-improve pa. Kaya sa 2001 season na yon, mas tumaas ang mga numero niya at 28.5 points, 6 rebounds and 5 assists per game ang kanyang ikinamada. And they even swept the postseason para makatungtong sa NBA Finals sa pangalawang pagkakataon. At kahit sa game 1 ng finals ay natalo sila noon, sa 4 na sunod na games naman ay kanilang tinalo ang Sixers to become NBA champions for 2 consecutive seasons. And pagpatak ng 2002, hindi pa rin napigilan ang duo ni Shaq at ni Kobe. Individually nakuha ni Bryant ang kanyang unang selection sa All-NBA first team. Napasama rin sa All-NBA defensive team at nasungkit rin ang All-Star Game MVP. And as a unit noon, almost flawless din ang kanilang run sa postseason. Well, nasabi ko lang namang almost flawless dahil kailangan nating banggitin ang controversial na game 6 ng conference finals nila doon. Being down sa serie 2-3 contra Sacramento, maliit na sana ang tsansa nilang manalo kung ginawa ng referees ng maayos ang kanilang trabaho. Pero dahil nga sa mga maling pito, sila pa ang nanalo sa Game 6 at nailaglag pa sa Game 7 ng Sacramento. At sa NBA Finals, winalis lang nila ang Nets para sa kanilang pangatlong kampiyonato. Kaya matapos ang 2002 season nila, si Kobe na ang kinilalang best offensive player ng liga. Alam niya kung saan at kailan titira at kung kailan at papaano papasa.
Pero ang problema, minsan talaga nahihirapan siyang bitawan ng bola. Kahit nahirap na siya sa opensa at marami namang libre sa kanyang makakasama. At bukod rito, si Kobe rin ang isa sa mga pinakamatinik noon sa depensa. Kaya madalas siya ang gumagwardya sa mga pinakamalaking offensive threat ng kalaban nilang prangkisa. At sa lalim ng offensive bag niya, kahit na anong depensang iba to sa kanya ay nagagawa niya ng paraan. Yung tipong akala mo wala na siyang pupuntahan, pero magugulat ka na lang biglang nililista na ang 2 puntos sa kanyang pangalan. Taong 2003 nga, 55 points lang naman ang pinuntos niya kontra Jordan. At sa playoffs naman, 32 points per game ang kanyang pinakawalan. Pero maaga silang nalaglag ng Spurs sa round 2 pa lamang. Dahil ang naging problema nila noon ay sa chemistry sila nagkulang. Dahil pagpatak ng 2004, lumala na ang away ni Shaq at ni Brian. At umabot pa nga sa puntong sa national TV ay personal na ang kanilang parinigan. And you can only imagine anong epekto nito sa kanilang samahan. Kaya sa NBA Finals contra Pistons, halatang halata ang lack of chemistry nila noon. Sa halip kasing ipasa kay Shaq o Malone, sinolo ni Kobe ang bola at pinwersa ang kanyang mga tira. At sa buong lineup nila, pinakamatagal ang possession sa kanya. At sa kanya nang galing ang pinakamaraming attempts ng kanilang prangkisa. Despite him only averaging 38% sa field at 17% sa 3-point area. Kaya nang natalo sila, napagtanto nilang oras na para may magbago sa kanilang sistema. Tinrade si O'Neal papuntang Miami at nanatili naman sa Lakers si Kobe. And without Shaq to share the ball, dito mas naanlis ang prime ni Black Mamba. His natural talent bilang basketballista, samahan ng ibang klaseng disiplina, ang perfect recipe para maging all-time great kagaya niya. Biruin nyo, nasa gym siya 3 times a day at 400 jump shots lang naman ang kailangan niyang maipasok doon. Kaya hindi rin nakakapagtako bakit sangkatutak na basketball memories ang kanyang iniwan sa atin ngayon. Taong 2005 nga, 62 points lang naman ang in-score niya kontra Dallas. And he even outscored the entire Mavericks team sa loob ng 3 quarters dito. Ibang klase. And just after 3 weeks, 81 points naman ang kanyang pinukol kontra Toronto, which is the all-time second highest scoring output in NBA history. Kaya sa season na yun, 35 points per game ang naging average ni Kobe. At 31 naman pagpatak ng 2006 ang kanyang PPG. Dahil sa mga panahong ito, nasa kanyang athletic prime si Black Mamba, leading the league in scoring noong 2006 at 2007 pa. Pero despite the greatness on the court na kanyang pinapakita, maila pa rin sa kanya ang pang-apat na kampiyonato ng kanyang karera. And it was only sa pagdating ni Pau Gasol bilang Laker, saka lang sila muling naging championship caliber. Nanguna sila sa West sa regular season at nakuha ni Kobe ang league MVP sa 2008 season na iyon. Dinominan nila ang kanilang konferensya noon at tinarap nila sa NBA Finals ang Boston. Pero sa sering yun, napaghandaan ng Celtics si Black Mamba. Pinahirapan nila ang kanyang opensa at may pagkakataon pa ang 3 na ang bumabantay sa kanya. And Celtics won that championship kaya nasayang ang MVP season ni Bryant sa liga. Pero pagdating ng 2009, dito na niya nakuha ang pang-apat na kampiyonato sa kanyang prangkisa. And he was also named Finals MVP for the first time sa kanyang karera. At sa sumunod na taong 2010, kaagad naman siyang nagkaroon ng tsansa. Tsansa at pagkakataong bumawi sa team na noong 2008 ay nagpaiyak sa kanila. Dahil sa 2010 NBA Finals, Boston at Lakers ulit ang nagyera. And even with a broken finger sa kamay at bone spur sa kanyang paa, ginawa lahat ni Kobe para lang makabawi sa karibal nilang prangkisa. Hindi man 100% ang kondisyon niya, umiral naman ang kanyang Mamba mentality para makatulong sa kanilang sistema. He may have only shot 25% sa field, pero 15 rebounds naman ang kanyang nakuha. Kaya sa Game 7 na yon, sa wakas nakabawi na sila sa Boston. At tinanghal si Kobe na isang kampiyon sa 5 at huling pagkakataon. Ang mga sumunod na taon para kay Kobe kasi ay hindi na kasing ningning ng kanyang MVP at championship seasons. Budbud na ito ng injuries, frustrations, at bad management decisions. Obvious na ang kanyang pagtanda at para palalain pa ang sitwasyon, April 2013 napunit pa ang kanyang Achilles tendon. Pero Kobe being Kobe, pinasok pa niya ang 2 free throws na iyon. At nilakad lang na parang wala lang ang pinakamalalang injury sa sport na basketball. At kahit na gusto niyang fully makarecover para sa kanyang prangkisa, nagsunod-sunod na ang mga injuries na kanyang ininda. Matapos ang Achilles, tuhod naman, and then balikat, at kung ano-ano pang injury na hindi na rin kinaya ng Mamba mentality. Kaya 2016 formal lang nagretiro si Kobe. At taliwas sa kanyang on-court personality, dito mas nakita na nating nag-e-enjoy siya at madalas nang nakangiti. Malayong malayo sa kilala at nakasanayan nating dating Kobe. And to cap off his legacy, umiscore lang naman siya ng 60 sa huling game ng kanyang NBA career na tumagal ng 20 years. At tulad kung paano siya na-inspire ni MJ bilang isang atleta, si Bryant ngayon ang inspirasyon ng mga nangangarap maging matagumpay na basketbolista. Kaya sigurado naman akong hindi agad siya mawawala sa ating mga alaala. Dahil sa bawat pagsigaw ng kanyang pangalang Kobe ng mga batang nagsushoot ng bola, ay testamento sa kung gaano kalaki nagmarka ang iniwan niyang legasiya. Kaya para dyan, maraming salamat, Kobe Bryant. Mamba out.